Good morning everyone. So ganun pa rin yung topic po natin is continue po ng problem number 5 po natin sa parametric equation, no? So find the parametric equation of the IE bullets. So yan. So ganun pa rin, kukunin pa yung first derivative and second derivatives, no? So ngayon kunin na natin yung first derivatives. That is 18 y to y prime. So siguro agree kayo diyan, di ba? Kasi ano lang naman yan, chain rule. Derivatives nito 2 times 9, that is 18 y. And ang derivative ng y, that is y prime. So, that is implicit form, no? So, ito magiging what? Magiging 16 yan. O 12 pala. Kasi 4 times 3, that is 12. 12 x squared. So, ngayon, ang magiging y prime po natin. That is y. Is equivalent to. Ito, i-divide dito. So, 12 divide 18. By, ano na yan? By lowest term. So, magiging 2 yan. 2 all over 3. So, that is x squared all over y. Yan na, diba? So, ito parang factor out lang yung 2 over 3. So, 12 divide 18, maglo-lowest term yan by 2 over 3. No? So, ito kunin na natin yung second derivatives. That is, ito yung 18. Yung 18 na yan, that is 18y, 2y prime. Is equivalent of 12 x squared. So, kukunin po natin yung, ano nito, yung second derivatives nito. So ito, tignan nyo, yung 18y and y prime, i-product rule nyo, yung UDB plus PDU. So the 18y times derivative of u. Ang derivative ng y prime, that is double y prime. Plus y prime times derivative ng 18y, that is what? Ang derivative ng 18y, 18y pala, tama ba 18y? So, that is, ang derivative ng 18y, that is 18y prime yan. Tama ba? 18y prime. Kasi hindi mo naman siya, hindi mo ito, hindi magiging constant yung y, which is katulad ng x. Halimbawa, ang derivative ng 18x, that is 18 lang. Pero kapag y yan, y prime, 18y prime. So, yan, equal to what? Equal to derivative ng 12x to the 2, that is 24x. Yan, so simplify po natin, that is 18 y double y prime plus 18 y prime times y prime, that is double y prime, tama? Equivalent of 24x. Yan. So ang gawin na lang natin dyan is i-divide natin both side by 6, no? So parang dun sa maximum minima, parang maximum minima kasi ito. So, yung by critical point, so parang ganun siya. So, yan, yung lowest term lang natin, that is 18 divided 6, that is 3 double y prime. 3 y double y prime. Then ito, magiging 3 double y prime. So, pwede natin i-quantity yan, no? So, para madali natin ma-eliminate. So, i-quantity na lang natin. So, 3 double y prime. So, dito 24 divided 6, that is 4. So, ganito lang ha. Ganito lang ginawa ko. Tingnan na ito. Ito naging y prime. Pero, pinanggalingan niya double y prime. Pero, kinuantity ko. Kapag sinimplify mo yan by quantity, magpo-Foil method, which is y prime times y prime, that is double y prime. So, same lang po yan. So, ngayon, ang double y prime po natin, that is double y prime, is equivalent to 4x, no? 4x minus 3 y prime quantity. So, ito, ililipat natin sa kabila. So, sir, bakit nyo po ililipat yung y prime? Kasi may y prime yan. Eh, kadalasan ginagawa natin pag implicit form, pinapactor out lang yung y prime, which is hindi po yung tinatranspose. Tinatranspose ko kasi dito, alam nyo kung bakit. Dahil, inahanap ko na yung second derivative. Wala na akong pakialam sa y prime. Bakit? Nakuha ko na yung y prime. Andun yung y prime. Saan yung y prime natin dito kanina? Ito yung y prime. That is y prime. So, ang kailangan ko kunin ngayon is yung double y prime. Alangan naman ang ipapang itatranspose natin yung double y prime is which is yan po yung kukunin natin in terms of double y prime, di ba? Kasi required po yan sa formula ng Evolutes, yung second derivatives, which is dun sa denominator. So, divide natin both side by 3y. Bali, natanggal na yung 3y dito kasi dinivide natin both side by 3y, no? So, ngayon, yan yung exact na ano natin. Exact second derivatives natin. So, punta na tayo sa x natin, sa Evolutes, x equation. So, napakahaba nito. So, that is x. So, x equivalent of x, di ba? Minus, ano yung siya? Minus sa
Ano ba yung formula ng evolves? Minus y prime ba yun? Minus y prime sa ata. So, ang y prime po natin, ito. So, that is 2 all over 3. Nakalimutan ko yung formula ng evolves. Multiply natin sa, that is, x squared all over y. No? Siguro agree kayo dyan. So, ngayon, multiply by 1 plus natin. 1 plus y prime. Another y prime. So, ito yung y prime. So, lagyan natin ng parenthesis. That is 2x all over 3y. No? So, para madali may simplify siya kasi naka-quantity yan. Yan. So, yan. So, ang kaibahan lang po nito is wala pong 3 halves exponent unlike sa radius. No? So, all over sa double y prime, which is ito na yung double y prime natin. That is 4x. 4x minus 3 minus 3 y prime quantity all over 3y, no? Yan, 3y. 3y. X equivalent to what? So, ngayon, tingnan natin. Ano ba yung mas simplify natin dito? So, that is x minus 2x squared all over 3y, no? So, yan. Gawin natin ganyan para mas madali. So, 1 plus what? Yung ano natin, yung ito, 1 plus ito, yung 1 plus, ay sisimplify na po natin ito kasi para madali na lang o maikli na lang, no? So ito, alam nyo na yung paano sinisimplify yan, di ba? Kasi ito, naka-quantity. So ibig sabihin, imu-multiply mo lang sa itself nito. So ito, 2 times 2, that is 4. Or, x squared times x squared, that is x to the 4. 3 times 3, that is 9. Y times y, that is y squared. So, ganun lang pag-simplify ng mabilis sa Puel method. Kung quantity yan. Kung tatlo naman, tatlong basis mo, i-times. So, that is 9y squared. Yan. So, ngayon, mumultiply by what? Ito. Kaso, magre-reciprocal ito. So, mapunta sa 3y yung numerator natin. So, that is 3y all over 4x minus 3y prime quantity. No? Yan mangyari. So, ngayon, eliminate natin. So, that is x. Equivalent of x minus natin sa ito, yung 2x squared all over 3y. No? So, ito, gawin mong single fraction. So, 9y squared times 1, that's what? That is 9y squared plus 4x 4. Then, ito, matatanggal ito. 3. Dito, tingnan natin. Ano ang tatanggalin natin dito? So, may matatanggal kasi dito ba? So, tingnan natin. Ano ba possible na pwedeng matanggal yung 9y? Pwede siya matanggal dito, no? Pati ito, ito, pati ito, yung y. So, tingnan natin. 3y. Tama ba yung 3y squared? So, ito yung tama yan. So, ngayon, 3y squared. Check daw natin, baka may mali ako dito. So, mas mabuti na yung sigurado. So, okay naman. Walang mali. So, ngayon, ituloy natin. So, 9y to the 4. Ano pa ba matitira dito? So, 9y to the 4. Check ulit. So, ito, tanggal na ito. Na-eliminate na kasi dito. Na-eliminate na yung 3. Kasi yung 3y mamumultiply dito. Madidivide na yung 9. Yung 9y madidibay ni 9y squared. So, ngayon, tignan natin. Ano ba possible na pwede natin gawin ito? Pwede natin gawin single fraction ito, no? Yung 3y squared. Pwede yan gawin single fraction. So, hindi pala dito. Kasi, meron pala itong y prime. Nakalimutan ko. Sorry. May y prime pala dito. Akala ko walang y prime. Akala ko y lang. So, hindi, kung may y prime dyan, hindi ito matanggal. Although matatanggal yung 3y, pero dito sa kabila. At nakalimutan ko, y prime pala ito. So, pwede natin simplify yan. So, ganito yan. Sorry. So, yan. So, magiging 9y to the 4. So, pag sinimplify po natin ito, that is 3y all over 4x, no? Minus 3 multiply sa y prime. Ano yung y prime? Ang y prime po natin is ito. Yung 2 all over 3 x squared. Yan. X squared all over y. Yan. Yan ba? Tapos may quantity pa. Ang dami. Yan. Ito lang na 4x minus 3
multiply sa y prime. Eh, ang y prime mo kasi is ito. So, may quantity dahil naka-quantity yan. So, ngayon, simplify po natin. That is x is equivalent of x minus 2x squared 3y multiply by 9 y squared plus 4x to the 4 all over 9y to the 4. Yan, do multiply natin by what? Ito, simplify natin. That is 3y all over 4x. Ito, pag kinuantity mo yan, that is negative 3. Multiply natin by 4x. Pag sinimplify mo ito, magiging ano ito siya, magiging 4x to the 4, no? I think agree kayo dyan. So, katulad nung kanina, ito naging 9y to the squared. Yan. So, pwede natin i-simplify yan. So, ito, tingnan nyo. 3 all over, ito pwede mo i-lowest term, yung 3. Pwede mo i-lowest term yung ano natin, yung 3. Makinig mabuti, i-lowest term natin. Lalagay mo natin dito, that is x. That is negative yan, no? 2x to the squared all over 3y multiply by 9y squared plus 4x to the 4, no? So, all over natin by 9y to the 4 yan. So, 4x to the 4 yan. So, ito, tingnan nyo. Ito, itong 4x to the 4, that, so, itong 4x to the 4 na to is gagawin natin single fraction. So, matatanggal ito. So, that is 4x to the 4. Ito, makikita, yung 3, magmumultiply yan dito. Diba? So, 3 times 4, that is 12. All over 9, maglo-lowest term by 4. Babalik din siya dito. So, ito na yung matatanggal. Kapag si i-lowest term mo yung 3 over 9, that is 1 third. No? I think agree kayo dyan, 1 third yan. Kasi, 3 divide 3. So, that is 3. No? So, 3 divide 3, that is 1. 9 divide 3, that is 3. No? So, magiging ganito na yun siya. Magiging 3y all over natin sa 4x minus, wala na ito kasi matanggal na. So, magiging ganito na 4x to the 4 all over 3y squared. No? So, ganyan na. So, ngayon, isi-simplify po natin yan. So, yan. So, that is x is equivalent of x minus 2x squared all over 3y multiply by 9y squared plus 4x to the 4 all over 9y to the 4. No? Multiply natin dito. So, ito gawin mong single fraction. 3 times 4, that is 12. So, ilagay mo natin yung 3y dito. So, that is 12xy squared. No? So, ngayon dito, minus 4x. Minus 4x to the 4. All over natin sa, meron pa itong all over dito. Naging single fraction na, that is 3y squared. No? So, ngayon, yan. So, matatanggal ito. Pati ito. Diba? Pati ito, yan. So, ang matira lang dyan is, ano lang? Ano pa matitira dito? So, I think tama, pero dito ako nagkamali. So, sorry, nagkamali ako dito. Hindi ko pala dapat tinatanggal ito kasi nakalimutan ko naman na mayroon palang 3y dito. So, ibig sabihin, kung mayroong 3y dyan, ang matatanggal mo lang dito is what? Yung ano lang? Yung, ang matatanggal mong tatanggal lang po natin dito is yung 9y. 9y mababawasan ng isang, doon pa lang dapat nagdanggal na tayo dito, no? Nakalimutan ko, sorry. So ganito 'yung nangyari. Kinagmumuti, nakalimutan ko kasi may 3y dito. Kung may 3y 'yan, magiging common yung 9y. So pwede natin dito tanggalin pa lang yung ano natin, yung dito pwede na lang natin tanggalin dito. Then dito pati ito, no? So pag dinanggal po natin yan, 3 over 9, that is 3 na lang. 1 third na lang. So, 3 times 3, that is 9. Magiging 9 pala ito. 9. Then, ano ito siya? Magiging, kung magiging 9 yan, ito magiging ano naman siya? Magiging y squared yan, no? So, hindi yan y to the 4. Sorry. Y squared. So, ito, maano ito, ano ba dito? Matatanggal ng isang y. So, y na lang yung natira dito, no? So, y na lang. Hindi pala yung y to the 4, y squared yan. Y na lang. So, ito wala. So, dito, y. So, yung y, multiply dito. Kasi ganito yan, makinig mabuti. Yung 3 pa lang dito, dapat hindi ko pala tinanggal dito, no? So, that is 1 na lang muna. Yan muna. So, yan. Sorry, yan. Okay naman dito. So, dito is what? Magiging 1 pala dito. Yan. So, ganito, yan. Tama yan. So, ito kasi 3y, yan. So, pag dinivide mo yung 3 sa 9, that is 1 third. So, if dinabide mo yung y sa y squared, that is 1 all over y.
So, ibig sabihin, ang natira dito is 3y. So, 3y times 3y, that is 9y squared. Dito magiging 9y squared yan. So, matatanggal na yung 9y dito, no? So, yan. So, tignan natin. So, dito natanggal yung 3y dahil na-divide dito. So, 1 na lang yung tira. So, ngayon, ito. Tignan mo. Ito, pwede mo yung i-reciprocal. So, kasi 3 division yan. O, dalawang division pala. Sorry. Pag reciprocal mo yan, yung 3y squared mamumultiply sa 1. Kaya, magiging, ano ito siya? Magiging 3y squared dito. Then, ito naman, yung 9y. 9y squared yan. Gawin mo siyang single fraction dito. So, magiging ganito yan siya. So, magiging ganito yan siya. Magiging ganito. Then, mayroon itong 9y squared. Kasi masyadong mahaba. Sinurkat ko na. So, magiging ganyan din siya. So, pero, meron yan siyang, ano ba tawag dito? So, that is 2x, no? So, that is 2x. So, arrange lang natin, ha? 2x yan. Lipat mo sa kabila. That is 2x squared. So, dito, magiging 9. So, yan. So, 2x, pero another multiply yan dito, no? Yan. Then, dito. Yan, pero 9y squared yan. So, ito matatanggal. Itong y squared pati itong y squared at yung 9 pati 3. So, matira dito is 3 lang. So, burayin natin yun. Matira lang dyan is 3 lang. So, ano bang, dyan lang natin yung pambura. Tirayin na lang yung matira dyan. Masyadong mahaba. Masyadong mahaba, wala pa tayo sa y, no? Wala pa tayo sa y. Sabi ka haba. So, ang natira dyan, that is x, no? That is x, is equivalent of x. X, minus 2x squared multiply by 9y squared plus 4x to the 4. All over natin sa ito. Ito, mayroon natirang 3. Kasi 3 divided yan, that is 1 third. So, magiging 3 dito. Mayroong 3 dyan. Mayroong 3. So, that is 12. X and y squared. Minus 4. X and 4. Yan. Yan ay magiging ganun to. So, ngayon, ang gawin na lang natin, ito, imo-multiply mo ito. Ang ibig ko sabihin, gawin mo siyang single fraction. Imo-multiply mo yung, imo-multiply mo ito dito. So, dito banda. So, magiging ano ito siya, magiging x natin is equivalent of x. So, ang gagawin mo lang kasi dito is 3 times x, that is 3x, no? 3x yan. Then, ito, gawin mong single fraction, that is 12xy squared minus 4x to the 4. Kasi may operation na negative, so pwede natin gawin single fraction. Multiply natin sa, minus pala, sorry. Minus 12. Minus 12x, minus 12. Minus natin sa, na-direct ko tuloy. Minus natin sa, 2 times 9, that is 18. That is 18x squared y squared. 2 times 4, that is 8. So, plus 8, x to the 6. No? So, yan. So, all over natin sa dito. Yung 3. So, 12x and y squared minus 4x to the 4. Ayan. So, burayin natin ito. Yan na ngayon yung exact equation. Wala kasi yung pamburak. Wala. May umirap. So, ngayon yung exact equation. So, simplify po natin yan. So, ito, i-distribute mo lang. No? I-distribute mo lang. Then, yung negative, i-distribute po naman dito. So, that is x is equivalent. I think marunong kayo mag-distribute, no? That is 36 kasi 3 times 12, that is 36. 36x squared y squared. 3 times 4, that is 12. 12x 4. Then, negative times dito, distribute mo lang yung negative, that is negative 18. X squared y squared and negative 8x to the 6. All over natin by 3. And 12xy squared minus 4x to the 4. Yan. So, gawin natin. That is x is equivalent of ano ba makukumbay natin? Ito pati ito. So, that is 18 na lang, no? Bakit? Kasi positive yung malaki dito sa 36. 36 minus 18, that is 18. So, 18x squared positive siya.
So minus okay, minus 12 x to the 5. To the 5 ba yan? Ay, tama, to the 5 pala, sorry, kasi 12 x times x, that is x to the 5. So dito minus 8 x 6, 8 x 6, no? All over natin dito san 3 and 12 x and y squared minus 4 x to the 4. Yan. So ngayon, dahil ano yan siya, try natin, may makukumbine pa ba dito? So wala na. Pero tingnan natin yung ano, ano ba masisimple pa natin dito. So gawin na lang natin dito is i-factor out na lang yung 2, no? Ipa-factor out na lang natin yung 2. Then i-divide natin dito, no? So ang ibig ko sabihin, ipa-factor yung 2 dito sa baba. So that is equivalent yan ng makinig mabuti yan, shortcut ko. Kukunin ko yung 2 dito. So halimbawa, pag ginawa ko yung 3, halimbawa 3 dito. So pag ginawa ko yung 2 dito, magiging 6 na lang yan. Kasi 2 times 6, that is 12. No? So yan, y squared. Then kapag ginawa ko yung 2 dito, magiging 2 na lang yan. Bakit? Kasi negative 2 times 2, that is negative 4. So that is x to the 4. Ngayon, saan ko naman gagamitin yung 2 na pinaktorot ko? Ang 2 na pinaktorot ko is i-divide ko dito. 18 divided 2 is 9. 9 x squared y squared. Ngayon, 12 divided 2, that is 6. X to the 5. Then 8 divided 2, that is 4. So kung data kayo, saan napunta yung 2? Ang ginawa, ang ano lang dito, ang ginawa ko lang, pinaktorot ko dito. Dahil makakancel naman, hindi ko na sinulat. So doon ang final sagot. Sa x natin, ang final natin sa x ay ubulot. That is, ito ay didistribute mo lang sa loob. So that is 9 x squared y squared minus 6 to the 5 minus 4 x to the 6. All over 3 times 6, that is 12. 8, no, hindi pala, sorry. 3 pala yan. 3 times 6, that is 18. 18xy squared. 3 times 2, that is 6. Yan na. Ito yung ano natin sa equation natin sa ibulod sa x. So, sorry, hindi pala nakikita. So, wala pa tayo sa y na. Wala pa tayo sa y. So, ngayon, hanapin naman natin yung y. So, doon naman tayo sa y. So, try natin sa y. Grabe, ang haba nito. Try natin sa y. So, y naman tayo. So, grabe, ang haba. Yan, sa y naman tayo. So, that is y equivalent of y plus 1 plus y prime. So, ang y prime po natin, that is 2x. Tandaan lang yung y prime nung kanina. 2x all over 3y yan. 3y lang naman. Nakaka-quantity dahil sa formula ng ibulots. All over second derivatives, which is 4x minus 3y prime, no? Yung second derivatives natin. Then, nakaka-quantity yun. All over 9, ano pa ba all over nito? That is 3y to the 3y lang ata. Hindi ako nagagamali, 3y. So, tignan daw natin, 3y. Check ko daw. So, yan, 3y din, tama. So, ngayon, yan yung sa in terms of y natin sa ibulots, no? So, ngayon, ang gagawin na natin, simplify na lang natin. So, that is y. So, medyo mahaba-haba rin ito. That is y plus, ito, 1 plus, isisimplify mo na ito by Foyle method. So, magiging 4x squared all over 9y squared, no? So, yan, all over natin sa, all over natin by 4x minus 3 multiply sa y prime. Ano yung y prime? So, ang y prime po natin doon is equivalent yun ng, ano? Ano ba yung y prime natin doon? Di ba, ang y prime natin doon is equal yan sa, ang y prime natin doon, that is 2x all over 3y. So, dahil may quantity yan, dahil may quantity dito sa y prime, isimplify natin yan. So, magiging, ano yan, magiging 4x squared all over 9y squared. So, dito magiging 4x squared all over 9y squared, no? All over natin by what? All over natin by 3y. Yan. So, yan. Ngayon, ang gawin natin, pray natin to. Ang gawin natin, isi-simplify na lang. So, that is y equal to what? Tignan natin. Ito, gawin natin single fraction ito. So, mamumultiply dito, that is y plus magiging 9y squared plus 4x squared all over 9y squared, no?
Yan. Yan. Tapos, ano yan? Then ito, mamumultiply. Ito naman, wala tayong problema dito. Kasi ang gawin mo lang dito, marireciprocal yan. No? Marireciprocal. So, yung 3-way, mapupunta sa denominator pag minultiply mo dito. So, all over natin dito sa, 4, yung 4x minus 3, balik natin sa y prime para hindi masyado mahaba. Ito, ibabalik ko sa y prime. So, okay lang naman, pag huwag mo ibalik, same lang naman. So, ayan. So, quantity. So, gawin natin, isisimplify po natin. So, ano ba matatanggal nito? Di ba ito? Yung y squared, pati ito, pati yung 3, pati yung 9. So, dito, magiging 3 na lang. Ang equal nito, that is 3 na lang. No? 3y. Bakit? Kasi y squared ito. 3y all over 9y squared, that is 3y. So, that is y equivalent of y. And dito, magiging 9y squared plus 4x to the 4. To the 4 ba ito? Check ko daw. O, tama, to the 4 yan. Kasi quantity yan kanina, no? So, to the 4 yan. To the 4 ba? Baka ako nagamali. Check ko, ha? Baka ako mali. That is 3. Ayan, to the 4, tama. To the 4 pala ito. That is to the 4. So, ayan. So, tignan natin. Ito all over sa 3y. Yan. And ano yung natira dito? Ang natira po dito, that is, ano na lang dito, no? So, that is, ang naging natira po niya dito, that is 1. Tama, kasi wala na yan, no? So, that is 4x. Yan, multiply by 3. Yung 3. Yung ano dyan, yung 3. Multiply by y prime. No, yung y prime natin, that is 4x squared. All over 3y squared. Yan. So, ito pwede natin i-factor out yung 3 kasi tignan mo, 3 pati 3. So, yan. Doon tayo sa taas. I-factor out lang natin. That is y. Equivalent of y. O, magiging. I-direct na lang natin. Ha? Ito, ipa-factor natin yung 3 dito. Then, ito naman sa taas. Ang pwede lang natin i-factor dito. So, try down natin. Ano ba magpwede dito? That is 3y. 9y squared. Jack ko lang ha. Baka may mali ako dito. Kulang. So, yan. Okay lang naman. So, yan. So, y. Y natin, no? Y plus ito. Tingnan mo. Pag minultiply mo ito dito, magiging 4 yan. Magiging 12 yan, no? So, mamaya. Pakita ko yan. So, dito. Gawin natin ito. 9y squared plus 4x to the 4. Yan. All over natin. So, 3y squared times 4. That is 12. 12xy squared minus ano natin to minus natin sa kasi ipapaktor na lang natin yung y, no, yung ano ba tawag dito, ipapaktor na lang natin yung 3y na natira dito. So yan, so pag pinaktor na lang natin yan, so magiging ano ito, so magiging ano ko lang ito, 4x. Yan, nagiging ganyan niya siya. Then dito mayroon itong 3y. No? Ang ginawa ko lang dyan, pinactor out ko lang yung 3y kasi may 3 dito. So, mayroon 3 dito. So, ito na yung 3. So, ngayon, tignan natin. Ito, pag sinimplify mo ito, mag-reciprocal, mag-multiply by 3y all over 1. So, doon matatang, pag minultiply mo kasi dito, 3y, yung 3y na yan, pag minultiply mo kasi, ang matitira lang kasi dyan, yung ano natin, yung 3y squared. So, y squared pa yan, sorry. So, ito yung matatanggal. Ito, yan. Then, ito, pati ito. So, may matitirang isang y. So, magiging y mo, that is y plus y. Kasi yung y na matira dito, mamumultiply dito. So, that is 9y squared plus 4x to the 4. Yan. All over natin sa 12xy squared minus natin sa what? Minus natin sa 4x squared. So, nakinig mabuti, ganito lang ang nangyari. May 3y squared dito, single fraction. So, gawin mo siyang reciprocal. So, yung 3y squared, may denominator na 3y. So, matatanggal yung 3 pati y. Then, matatanggal yung 3 pati isang y. So, may matirang isang y. Yung natirang isang y na yun, nag-multiply dito. Kaya, naging coefficient nito is yung y.
So ngayon, ang natira lang dyan is dyan po. Ang gagawin na lang natin dito is i-distribute na po natin yung ano natin, yung white dito. Distribute natin yung white dito. So, tignan natin. That is 12x squared, 12xy. So, dito pala may operation na y dito. So, mayroon ditong ganito. Ganyan, may, dyan lang hanggang dito lang. So, ito pwede mo pala gawing single, pwede mo pa i-multiply yan para maging single fraction. So, 12xy squared multiply dito magiging 12xy cube na. Tama ba? Then, ano pa? Yung negative 4x, multiply dito, that is what? That is negative 4x squared y. Tama ba? Then, yung y, i-distribute mo sa loob, that is 9y to the cube. Then, plus 9 plus 4 plus 4 plus 4 x and y. So, try ko daw. Trial error lang. Try ko lang. So, yan. Kung may makakancel. Kung wala, edi okay lang. Tagalin lang natin. So, kasi hindi ko mapi-exact ng sagot sa box. So, okay lang. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon exact ng sagot sa box. Well, actually, wala itong sagot sa box. Pero, based on analysis lang, so, sa foundation natin sa algebra, so, kasi pwede pa yun sinisimplify. So, pag pwede sinisimplify, sinisimplify po natin. So, dito, tignan natin. Then, dito, ano pa ba pwede dito? So, dito, 9y cube. And, so, ayan, tama. Pero, 4 pala ito, sorry. Nakalimutan ko, 4 pala yan. That is 4. So, ngayon, i-divide natin by, yun, by 12x, y squared minus 4x to the 4. So, ang matatanggal ito, pati itong positive nito. So, ang natira dito is, y is equivalent of 12xy to the cube plus 9y cube all over dito sa 12xy quantity minus 4x to the 4. Yan na, ito na po yung sagot natin. Sa 4x to the 4 ito. Sagot natin sa y ng evolutes, no? So napakahaba. So talagang pasensyahan dito. Then ito na po yung last topic natin sa parametric ng evolutes. So magpo-proceed po tayo sa isang rectangular ng evolutes naman, then hyperbolic na. So tapos na tayo sa calculus, no? So maraming salamat and thank you. God bless sa inyo, mga lords.